Ayan, welcome to Chikahan with Rev CJ. I'm with Troy Manalo. Troy, tell us about yourself. Okay, first and foremost, I would like to say good day to you, Revenue CJ. Ako po si Troy Manalo. I'm from Zamboanga City, but currently now, nakatira po ako dito sa Pasig City. I do have my own aesthetic center here in Pasig, which is the Troy Manalo Aesthetic Center po. How old are you na? Okay, Revenue CJ, I'm 38 years old. Yes, 38 na po ako. Paano ka, tell us about paano ka napapunta sa aesthetic, no? Yes, by profession po, way back 2004, nung pumunta po ako na Manila, I used to apply in airline company because graduate po ako ng airline office management. So unfortunately, so hindi po ako nakapasok sa isang airline company dito sa Manila. Na-try ko pong mag-aral sa isang beauty school po here in Metro Manila. So after noon, hinire po ako bilang educator or trainer sa isang beauty school. So doon po nag-start ng aking career po. Then I found out na it's time to put up a business. Total may mga kliyente naman ako. So yun po, I put up a aesthetic center last year po noong December. Sarili ka lang sariling sole ownership o meron kang mga partner? Actually po, it's a sole owner. Actually po, wala po akong partner. Ako lang po ang may-ari ng aking aesthetic center. Okay. Meron kang mga tao? Ilan ang tauhan mo? Yes, I do have tauhan. Because of the lockdown, hindi ko na sila pinapapasok. So I do have dalawang assistant po. So sila yung tumutulong sa akin. Aside from aesthetic center po, kinikater ko rin po yung ng mga ginagawa ko po ng academy, yung parang may mga student po na gusto mag-aral ng microblading, embroidery services po. Tumatanggap din po ako ng mga student. Ah, okay. So, kumusta naman ang business mo itong lockdown? Yun po, Revenue CJ, medyo affected din po nung nag-start nung March. Medyo hindi na po ako nag-open nung March and April. Talagang totally closed po. So wala po talagang business po. Talagang closed. So nag-resume ako nung June. So by appointment na lang po talaga. Strictly by appointment. Yung mga client ko talaga na they have a schedule for retouch sa mga embroidery services. So, yun lang po ang kinikater ko. Pero so far naman po, thanks God, this August 1, medyo inallowed na po tayo ng DTI. Parang allowed na po tayo to open the aesthetic center po. Mabuti naman. Troy, balik lang tayo at konti sa iyong buhay. Kumusta ang paglaki mo? Are you out? Nag-out ka ba sa family mo? And ano ba yung identification mo? How do you identify yourself? As in-identify ko yung sarili ko po as bilang gay. Actually, hindi naman po issue talaga sa aking family na pagiging out or pagiging gay ko po. Kasi siguro isang bagay na rin po ay maaga po ako na ulila. So when I was grade 1, 7 years old, nawala yung father ko and followed by mother. Siguro maaga na ulila and siguro yun na po kasi we're 8 in the family. So lahat po babae yung kapatid ko. Ako po yung bunso. Ako po yung pangwalo. Ako po yung bunso. So lahat po babae. Siguro naniniwala po rin ako po sa sinasabi na sa jeans po. Kasi yung tito ko po, actually marami kami sa family, sa side ng mother ko, marami din po member ng LGBTQI. Ah, okay.
So, yes, po. Ano naman ang treatment ng family mo nung bata ka? Accepted ka na ba? O yes. So, accepted ka. Revenue CJ, as in ano, ang masasabi ko po, talagang I thankful ako na sobrang accepted po yung family ko. Talagang walang issue. Siguro din po sa family namin, yung ba, as I said, na may mga tito ko po na LGBT din. So, na wala na pong issue eh. Parang napakaganda ng aking paglaki. Talagang wala akong naramdaman na diskriminasyon. Wala akong naramdaman na na hindi ako belong sa family. Talagang they accept me for what I am. Mm-hmm. Just call me Rev na lang. Oh, yes, Rev. Rev na lang. Okay. So, yes, kung ito naman yes, ang treatment sa ano, sa, kasi you're from Zamboanga, di ba? Yes, Rev. I'm from Zamboanga. So, may ano lang ako, may parang assumption. How's the treatment ng community niya sa Zamboanga? Is Zamboanga very LGBT friendly? I never been yes, to Zamboanga. Yes, yes, yes. Pwede ko pong sabihin the Zamboanga City po is LGBT friendly. Talagang, as for me po, kasi ako, I'm from Zamboanga City, but graduate po ako ng isang Catholic school sa Zamboanga. Okay. Yes po, even sa school, wala pong issue na pagiging LGBTQ. Wala akong, hindi ko po naranasan na discriminate, hindi ko po naranasan na hindi ako belong sa isang community. Talagang they accept. Ang course mo ay aviation. Gusto mo magpiloto? Yes po. yes, Rev. Pardon? Gusto mo magpiloto or gusto mo sa airline? Yes. Okay. Ang course ko po is airline office management. So, my course is, ano po, major ko po is more on tourism. Mm. So, ang pangarap ko talaga before is to be a flight attendant. Okay. Sa bagay matangkad ka naman? Yes, I'm 5'7", Rev. Oh, okay. So, yun na po. Way back nung sinabi ko kanina na pumunta ako na Manila to apply in an airline company. So, kaya po ako nandito sa Manila. Talagang di ko na ano eh, parang it's a God-given na parang pumasok ako dito sa ganitong industry. Siguro na rin sa pagiging airline kasi po is meron silang age limit po. So hindi ko na rin po naisip na mag-apply again, to reapply again. Talagang mas na-enjoy ka na rin tong industry na to. Kasi passion mo rin naman kasi. Yes, actually it's my passion ever since when I was a young. So passion ko na po talaga, Rev. So naalala ko when I was in high school, talagang isa na yon sa hanap buhay ko po. Talagang ginugupitan ko na po yung mga kapitbahay ko, yung mga, yes, parang passion ko na talaga. So I'm happy, masaya po ako sa ngayon sa ginagawa ko. Sinong greatest influencer mo sa buhay mo? Okay po, my greatest influencer ko po. Actually, ang dami po nila. So, actually, aside from esthetician po, I'm also a hairdresser and makeup artist as well. So, I work a lot here in Manila sa mga salons. And I also work as a makeup artist in a TV station po, sa GMA, sa ABS-CBN. So, binigyan na rin po ako ng pagkakataon na pumasok sa Pinoy Big Brother. Ginugpitan ko lahat yung mga housemates doon. So, lahat po ng aking mga mentors naging influencer. Talagang sila yung binigyan nila ako ng mga ng lakas na loob. May mga tips ba sila sa mga yan, katulad sa business, mahirap bang mag-business, di ba? Anong challenges na hinaharap mo, Troy, sa pagbi-business, lalo na aesthetic, you know? Yes, actually doc, yun na po sinasabi ko, if you pag mahal mo ang ginagawa niyo po, pag if it's your passion, masaya kayo eh. Kaya hindi mo tinitignan na negosyo to or hindi mo tinitignan na trabaho. Kasi
mahal ko yung ginagawa ko. So parang I feel na very ano satisfaction sa lahat ng ginagawa ko. Masaya ako sa ginagawa ko, masaya ako sa mga kliyente ko. So yun po, Reb. Okay. Kumusta naman ang sex life mo or love life mo? Okay, sabi nila, wala sila love life pero may sex life. Pero yes, sa sex life, love actually, life. Kumusta yes, naman? Reb. I'm so happy I'm in a relationship right now. So, 13 oh, years na kayo? Yes, 13 years na po kami, Reb. Wow. So, kasama mo siya sa business? Pardon po, Reb? Kasama mo siya sa business? I actually, mayroon po siyang sarili business. Kasi ang ganda po ng pagsasama namin, may kanya-kanya kaming ano, porte. Kumbaga, may kanya-kanyang line of business. So, iba yung hilig niya eh. Iba yung hilig ko. Yung hilig niya po is more on food. Mm-hmm. Yes po, meron po siyang ano, karinderiya. So ako naman, wala po ako sa line of business sa karinderiya. Talagang wala ako sa food, sa pagluluto, sa pagpapaganda po ako. Di mabuti, nagko-complimenting kayo in somewhere or another. Hindi kayo magugutom yes. Kasi meron kayong pinagkukuhanan ng pagkain yung araw-araw. Yes, yes, Rep. I'm so very thankful naman. Talagang we're support naman kami sa isa't isa. Wala po talagang ano. Talagang masaya kami. Kumusta naman kayo sa finances ninyo? Okay ba kayo? Nakakapag-save ba kayo? Okay, sa finances, Rev. Yes po. Actually, yung ano namin eh, parang hindi issue sa amin yung financially. Parang iba yung ipon niya. Wala akong pakialam sa ipon niya. Wala din siya pakialam sa ipon ko. Pero nagsasama kami. Mm-hmm. For the respect na lang siguro, parang hindi nagtatanong kung magkano ang kita mo, magkano ang kita ko. Mm-hmm. Talagang, pero nagtutulungan kami each other. Oo. Kung sinong meron, di magbigay. Kung sinong wala, hindi bigyan. Ganun. Yes, yes, definitely. And basta matuto kayong mag-save. Kasi, alam mo, Troy, sa atin, no, pag tumanda tayo, pero binila wala daw tayong pamilya. Eh, pamilya naman natin, jowa natin. Pero, di ba, yes. Pag may pera ka, mabango ka, pag wala kang pera, hindi ka nila intindihan. Kaya yun, ako, I'm ina-advocate ko ngayon yung ano, financial literacy ng LGBT kasi walang iba magtutulungan kundi ang sarili lang din natin, di ba? Yes, yes, Rev. Agree po ako dyan. Actually, yun nga po, kasi ako din, parang lahat ng sister ko may kanya-kanya ng family. So ako na lang talaga yung walang family sa magkakapatid. So meron na silang mga kanya-kanyang pamilya. So yun po ang iniisip ko talaga. Isa yun sa pinaka-ano ko po is mag-ipon for the future. Hindi rin po, hindi ko rin masasabi kung forever kasi yung partner ko is a older matanda po sa akin. Ah, okay. So, yes. Saka Troy, hindi tayo lahat ano, malakas at all the time, di ba? Manghihina rin tayo for sure. Yes, yes, Rep. Naniniwala po ako doon. So, okay. Yun nga po. Yun, nag-iipon. Of course, ang plano ko rin, mag-expand yung aking negosyo. Total, marami okay. Naman naniniwala sa atin ng mga kliyente. So as long hindi po kayo gumagawa ng ano na hindi maganda sa kliyente, talagang yes. Aalagaan mo lang talaga sila. Yes. Parang good ano 'yan, good service natin. Troy, yes. Maiba ko sa mga issues ng LGBT sa Pilipinas. Ano sa palagay mo yung mga dapat bigyan ng pansin? Ikaw hindi ka naman na na-discriminate. So for sure wala kang masyadong concerns sa discrimination. Sa mga issues yes, ng LGBT sa Pilipinas like same-sex marriage, anti-discrimination, gender recognition law, or any other things na sa palagay mo na sana nabibigyan ng pagkakataon ng gobyerno or ng batas. Ah, okay. Natin, ano sa palagay mo ang dapat magandang bigyan ng pansin? Okay po. Kasi ako, Rev, aaminin ko, lumaki po ako sa hindi mapolitikang tao eh. Marahil siguro sa payak na pumumuhay sa probinsya, sa kinagigisnan ko,
parang sa akin lang po, ang pinaka ano lang po, is yung mga magkaroon ng trabaho po lahat ng mga LGBTQ. Yes po. Kasi ang dami ko pong nakikita ngayon sa mga kabataan na, alam nyo yun, parang nahihirapan sila maghanap ng trabaho. Ang pinakamaganda lang po, yung nga po, proud lang po tayo sa pagiging LGBTQ na marami tayong mga kaalaman na mga skills na pwede natin gawin. Siguro yun lang din po, Rev, magkakaroon lang po ng trabaho na walang diskriminasyon. Yung mabigyan ba natin sila ng trabaho? Kasi di ba, kung bigay lang tayo ng bigay, tapos hindi, it's better pa rin talaga to teach them how to fish, not to give them fish, di ba? Yes, yes, definitely po. Opo. Saka yung kasi, sa talent naman na, di ba, talents and skills ng LGBT, marami naman talaga pwede namang ma-enhance. Ang kulang na lang nila yung iba finances, di ba? Pero yung skills and talents, we do have, di ba? Yes, yes, of course. Kailangan lang natin i-develop yon. Kasi ako, Rev, nag-aral ako before, yes, isang beauty school. As I've said kanina, nag-aral mahal ako doon. Try, yung bang ganyan sa beauty school, mahal ba ang tuition dyan? O may scholarship actually, ba dyan? Yun, actually, eto nga po, nakakatuwa pong balikan yung mga nangyari sa akin. Kasi, passion ko na talaga to. Sabi ko sa sister ko dito sa Manila na gusto ko mag-aral. Parang gusto ko mag-aral sa isang beauty school. Sabi niya, sige, magpunta ka sa isang beauty school. Magtanong ka, mag-inquire ka kung magkano. Then I found out, sobrang mahal. So, sobrang mahal. Sabi ng sister ko, nakita ko na yung point na parang hindi matutuloy yung pag-aaral ko sa sobrang mahal. Sabi ng sister ko, nakita niya ako na malungkot. Sabi niya, sige, maghiram ako ng pang-tuition mo. Mag-enroll ka. Yun po, nag-enroll po ako. Actually, dito sa... Ilang years yan? Okay, sa beauty school po, meron po tayong crash course, which is weeks lang po. Okay. Meron din regular course. So, the regular course, umaabot po ng buwan. Anong degree ang pinakamataas sa beauty school? May Bachelor of Arts in Cosmetology ba yan? O Bachelor of... Yes. Actually, wala pa po tayo dito sa Pilipinas na parang isa formal training lang. Parang unlike sa ibang lugar kasi, parang pinag-aaralan nila for years. So, pero NC2 siya, di ba? Yes, yes. Yes, Rev. So, yes, 2 years siya. Possible, no? 2 years? 1 year? Actually, after mo ng training, pwede ka na mag-take up ng NC2. Mm-hmm. So hindi naman po talagang hindi kinoconsider na ilang taon po talaga sa isang beauty school. So as long nakapagtapos ka doon ng training like a month, you're allowed to take up NC2 na po. Okay. So nabibigyan. So aside from the beauty school ng diploma or certification, mabibigyan ka pa rin ng NC2 ng TESDA. Yes, parang part of the part sa isang beauty school, pag nag-graduate ka ng isang course, parang part 'yon na kailangan mong kumuha ng NC2, yung national certificate. Sa mga trainer naman po, aside sa NC2, kumukuha rin po kami ng yung training methodology, yung AMTM na sinasabi natin. So parang yun yung pinaka-ano namin na parang allowed kami magturo. So saan kumukuha yan? Sa TESDA rin po. TESDA rin? Yes. TESDA rin mag-certify. Matagal din ba yun? Or weeks din? Or months? It's a weeks. Parang one week po yun. Parang gumagawa ka ng sarili mong libro ng manual. So modular siya. Yes, modular. Ano kaya gumagawa ng curriculum? So yes, Rev. Okay. Now I know. So hindi siya hands-on kundi puro theories and modular. Yes, for AMTM sa mga trainer. For NC2 naman, more on skills, more on actual. Okay. Yes po. And one of the prerequisite ng AMTM is NC2. Mag-NC2 ka muna
before mag-AMTM. Pag nakapasa ka na sa AMTM na yung sinasabi, you're allowed to teach. Parang pwede ka na magturo sa mga estudyante na okay. kukuha ng mga hairdressing courses. Okay, dapat four-year course ka, di ba? Para kasi yung parang yung training mo to parang to seal you being a teacher, parang select, di ba? Yung parang yes. you should have 18 units para to teach, di ba? Yung sa iyo, graduate ka kasi ng ano, di ba tapos ka rin ng pag-aaral mo ng yes, yes, Rev. Tapos nagkakaroon ka lang ng pag-aaral para makapagturo ka sa yes, Rev. So so before kasi nagturo ako for almost 10 years eh. Okay. For almost 10 years. Yes, for almost 10 years. Pwede po ba banggitin yung school? go. Okay. Rica Reyes. Yes, yes, nagturo ako sa Rica Reyes Learning Institute ng Beauty Care. When you say beauty care, ito yung mga facial treatment, body massage, manicure, pedicure. Wait, then after wait, that... Ano, sa Cubao? Yes, na-assign po ako sa Cubao, na-assign din po, actually lahat inikot ko na eh, na-assign din po sa Alabang, na-assign din po ako sa Manila, sa Quiapo. Then, for 10 years, nagturo ako kay Rica Reyes Learning Institute. Then, lumipat po ako ng ibang school, which is kay Tony Galvez naman po. Okay. Kay Tony Galvez naman po, is a cosmetology school rin. Yes pwede, po. So actually pwede ka Troy mag ano nga eh, 'di ba? Magkaroon din ng isang beauty school. Tama. Yes, actually yes, yes Rev. Actually ito na nga 'yon yung aesthetic center ko. Pag wala po akong kliyente, tumatanggap din po ako ng estudyante. Okay. Okay. Yes, tumatanggap din ako ng estudyante. Then after that, kay Tony Galvez, siguro I worked for like for almost a year. Then nag technical trainer din po ako sa mga company like Quella Company. Mm-hmm. Then yun, binigyan din po ako ng pagkakataon para mag-aral sa Germany ng for masteral hairdressing courses po. Protocol ng isang company na sinoshoulder namin, sinoshoulder ko before, which is the Very Well. It's a German company. So sa contract ko po doon, Rev, is parang yearly po ako pupunta to familiarize the protocol ng branding ng brand ng kinikerry namin. Mm-hmm. Yes po. Para sa iyo. Yes, Rev. Wow. So yun nga, very thankful ako. So unfortunately din, yun din nangyari, medyo hindi tumagal yung company dito sa Pilipinas. So after noon, lumipat po ako sa Wella. So well, it's a hair care company naman din po. Mm-hmm. Yan yung nila. So ano to? Yes, yes po. So lahat po siguro sa nasa hair industry talaga po ako, parang yun po talaga na develop ko. Then eto na nangyari nung way back 2017, medyo nauso po yung embroidery. If you're familiar with that, yon mga microblading tattoo, it's a semi-permanent procedure po. So nag-aral din po ako noon, na-develop ko rin yung skills ko doon. So nag-aral ako from the basic, nag-aral din ako for the advanced, and as well nag-aral din po ako ng trainer course. Nice. Yon po. Kasi Troy, isa sa magandang advocacy na gawin mo, and nakikita ko yung potential mo, Troy, to help us other LGBT na walang work, no? Yes, Rev. Actually, lang naman sila. Yes, Rev. Actually, ang dami ko pong mga ano, ang dami ko dito sa Pasig po kasi parang before kasi binigyan din ako ng pagkakataon para humawak ng isang fashion series of fashion show, which is ito yung sa isa brand clothing brand. Humahawak ka rin ng events? Yes, umahawak din po ako ng events, fashion right. show events, and binigyan din ako ng pagkakataon na nag-makeup ako sa Miss Universe, yung mga candidates na pumunta dito noong 2017, Asia Pacific. So marami din po. Yung sinasabi ko talaga, even sa mga pamangkin ko, kasi meron din ako mga LGBT na pamangkin, sabi ko, actually, ang tao kasi... aside sa edukasyon, dapat marunong ka sa buhay. Alam mo yun, Rev, na parang, opo, marunong kayo sa buhay. Marami kang alam.
marami kang options eh kung hindi ka maging successful dito sa edukasyon, sa importante pa rin ang pag-aaral, di ba? Yes, of course. Hindi ko naman sinasabi, which is ako kasi napaka-treasure ko talaga ang pag-aaral. Kasi lahat... Well, ano ko lang pala, i-clear ko lang. Kung papasok ka sa British school, kailangan mo bang high school graduate? Paano kung hindi high school graduate? Pwede ba silang mag-enroll? Okay, sa isang company na pinasukan ko po, meron po qualification eh. I think the qualifications is dapat you're a high school graduate. What high school? Sa pangalawang school na tinuruan ko. Sa first school na pinanggalingan ko po, wala siyang qualification. I mean, wala siyang, yes, even elementary graduate ka or high school graduate ka, nakapagtapos ka ng kolehiyo, wala pong ganon. Mas maganda yung ganon, ano? Kasi baka mamaya nagkakaroon ng hindrance yung bata, yung tao na mag-aral, no? Kasi nga, meron pa silang qualification ng high school. Eh, hindi natin sila kapag-high school, eh, di ba? Tapos yes, ay, po. Nahihinder lalo siyang mag-curso. Kasi nga, wala siyang qualification. Bakit hindi tanggalin nga yung ano? Kaya nga gusto niya mag-aral ngayon, di ba? Dapat tanggalin yung isang qualification. Sa hayaan mo, Troy, pag nagtayo-tayo ng eskwelahan, ililimit, tatanggalin natin yung mga qualification. Basta willing to learn, di ba? Yun ang importante. Yes. Willing to learn, yung passion mo ay nandoon. Kasi actually, Rev, maraming iba-ibang tao bakit nag-aaral ng isang cosmetology school based on my experience. Kasi may estudyante ako nag-aaral dahil kailangan. Hindi yung passion nila, hindi yung talento nila. Mm-hmm. Dahil kailangan nila because meron siyang anak na nakikita niya na yung mag-aral siya ng isang pagiging hairdresser is walang qualification. Meron din tayo, may estudyante din ako na magmamigrate sa isang lugar na kailangan nila magkaroon ng ibang racket aside sa kanilang profession. Mm-hmm. Meron din po gustong magkakaroon ng sariling business. Oo, yung kailangan kasi ng maganda. Yes, Rev. Okay, maganda yun. Na-excited. Marami pa tayong tapos. Actually, yun, Rev. Tapos ano, yun, binigyan din ako ng pagkakataon na parang charity works kasi parang pumupunta kami sa isang mga provinces na we gather lahat mga kabataan na parang tinuturuan namin sila paano mag-upit. LGBT at non-LGBT. Yes, LGBT. They're welcome eh. Welcome sila, LGBT or non-LGBT. Talagang kahit sino pwede. Para ma-uplift natin yung learning ng mga bata. Of course, yes, the youth is still the best of the future of our world. Troy, may papagawa ako sa'yo mamaya sa huli na lang. Yes. Pagkakausapin mo yung mga matatanda at saka kakausapin mo yung mga bata. Pero panghuli na yun. Mag-ano lang tayo, yes. Mag-fast talk tayo. Okay lang ba sa'yo? Yes, of course, Rev. Walang problema. Ayan. Fast talk lang. Scrambled egg or sunny side up? Scrambled egg. Patis or bagoong? Lahat mababaho. Sige, bagoong. Bagoong. Okay. Talong or itlog? Talong, of course. Gulay. Pula or dilaw o kayo, Ma'am Yi? Actually, pula. Kasi ako yung ano eh. Pula symbolize a happy, masayahin. Okay. Top or bottom or breast? Okay. Nako. Bottom! Okay. Best, umaga or gabi? Gabi, of course. Okay. Best time in sex? Anytime. Best time, anytime. Pag gusto. Kasi ako walang problema kasi I do have partner naman. So magkasama naman kami sa isang bahay. Okay. Sex or chocolate? Of course. Chocolate. You need to chocolate para magkaroon ka ng hyper sa, para hyper ka sa sex. Chocolate. Langit or lupa? Of course, langit. Of course, langit.
Troy, ito ha, short lang talaga yung oras natin. Kausapin mo, for your last statement, you talk sa mga matanda, kausapin mo kung ano yung ano. And then, yung pangalawa, kausapin mo yung mga kabataan. Anong masasabi mo sa kanila? Okay, okay. Sa mga matatanda muna po, Rev, no? Of course, ito ba yung mga LGBTQ? Yes. Okay, para sa mga matatanda, ano po, kasi ako, i-compare ko na po yung sarili ko sa matatanda eh. Parang keep sharing, i-share nyo yung mga ideas nyo, yung passion nyo sa mga kabataan, ipapakita nyo yung magagandang asal, magagandang attitude. Of course, i-share nyo yung knowledge, yung skills, yung pinaka-attitude ninyo na magandang attitude sa kabataan. Para so that they will keep following you. Para sa mga kabataan rin po, talagang lahat naman tayo is nakakaranas ng mga paghihirap sa buhay. Pero ang sinasabi ko lang lagi na wag nating ituring na mahirap sa buhay natin, which is ito yung gagawin natin itong guideline. So ito yung magiging guideline natin para sumikap lalo, matulungan natin yung pamilya natin, matutulungan natin yung ating mga sarili, of course, para magkaroon tayo ng magandang hanap buhay. Yes, Rev. Okay. Taga-Sabah, ka-Tsaba, marunong ka mag-Tsaba ka, no? Yes, actually, kaya po ako nahihirapan mag-Tagalog kasi yes, at Chabacano po talaga ako. Chabacano talaga kayo. Oo. Ayan. Yes. Thank you, Troy. Maraming salamat sa iyong time. Yes, yes. Yes, Rev. Maraming salamat po sa paanyaya niyo po sa akin sa programa niyong ito. Marami akong natutunan, Troy. Yes, wait po, Father. At nais ko rin imbitahan kung pwede po sa inyong mga tagapanood. Okay lang po ba, Rev? Go. Okay. Alam kong nasa pandemya pa rin po tayo. Pero hindi nang huhulugan na pwede na po tayo maging hugard. Kaya nais ko pong iimbitahan ang lahat ng mga gusto magpapaganda sa ilalim ng pandemya. Okay, tumawag lang po or visit my page, Troy Manalo Aesthetic Center. And rest assured po na your utmost safety is my number one priority. Kaya naman po ang Troy Manalo Aesthetic Center po will provide a precautionary measures po para sa ating mga clients. Maraming salamat po, Rev. Maraming salamat din, yes, Troy. Yes. Meron tayong soon, meron tayong mukhang gagawing project kasi nga ang ganda ng ano mo, ng ginagawa mo, and we need to help other LGBT. Yes, ako I'm so namimiss ko na po ang magturo ulit. Talagang ako naman nagturo ako dito pag meron na akong estudyante. Pero pag nakikita ko po yung ginagawa ko before, parang namimiss ko matulungan yung mga kabataan. Ang sarap ng feeling talaga, parang nagkakaroon sila ng hanap buhay ng dahil sa iyo. Yes. So, yeah. Thank you, yes, again, Troy. See you, yes, soon. Yes, see you pandemic soon. Hope to see you, Reb. Yes, hope to see you soon. You can visit me anytime. Nako, ang... you're from Marikina, di ba po? Quezon City, Project 6. Quezon City. Of course, ang lapit lang ng Pasig. Anytime, yes, po, pwede kayong pumunta dito. At saka, pagagandahin kita. Ay, natulis ko. Kailangan ko yan. At saka, pag dumating si Lauren, nasa Mindoro pa, basta pupunta kami sa iyo. Yes, ito po, Father. Meron po kasi, sabi ni Lauren, wag ko daw to kakalimutan. Igigreet ko po daw ang mga taga LGBTQ+, Pasig Chapter National Group, and LGBTQ+, Pinamalayan Oriental Mindoro. Kasi andon siya, nalakdan, yes, si Lauren.
And of course, kay, of course, ito na po, kay Hello Pilipinas, Ichika mo, yes, pwede, hosted by Lauren Ortigas. Advance happy birthday po sa kanya, kay President Lawrence Medina, sa August 14. Ah, okay. Thank you. Yes, Koreb. Salamat po. God bless you. God bless you too, Father Reb. Thank you. Thank you.